Thôi à, chúng ta đi tới Survivor Patrick tayo. Ok, ito ay kwento tungkol kay Goliath at David. Nang nakauwi na si David sa kanilang tahanan, si Haring Saul naman ay humarap sa isang malaking digmaan laban sa mga Filisteo. Ang mga kapatid ni David ay lumaban din kasama ang mga kawal ni Saul. Pinadala ni Jesse si David sa lugar ng digmaan upang magbigay ng pagkain sa kanyang mga kapatid at para malaman kung napapaano na sila. Ang napakalaking higante na Filisteo si Goliath ay lumabas at tinakot ang lahat ng mga kawal ng Israel. Pumili kayo ng haharap sa akin at papuntahin dito sa akin, sumigaw si Goliath. Kung siya ay makikipaglaban sa akin at ako'y mapatay niya, kami ay magiging alila ninyo. Ngunit kung ako ang makapatay sa kanya, kayong lahat ay magiging alila namin. Ang lahat ng mga kawal ng Israel nang makita ang higante ay nagsisitakbuhan at sila'y takot na takot. Ngunit sinabi ni David kay Haring Saul, huwag kayong manlupaypay dahil sa higanteng iyon. Ang inyong lingkod ay paparoon at makikipaglaban sa mga Filisteo. Nais ni Saul na gamitin ni David ang kanyang baluti at tabak, sa halip dinala lamang ni David ang kanyang terador at pumulot ng limang makikinis na bato. Tumawa ng malakas si Goliath nang makita niya si David na walang suot na baluti. Ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon at hayop, sigaw ni Goliath. Ako'y naparito sa pangalan ng Panginoong Diyos, sagot ni David. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Diyos sa aking mga kamay sapagkat ang digmaang ito ay sa Diyos. Tumakbo si David patungo kay Goliath. Habang tumatakbo, inilagay niya ang isang makinis na bato sa tirador at ibinayaw ito. Tumama ang bato sa noo ni Goliath. Kinuha ni David ang malaki at mahabang tabak ni Goliath at pinutulan niya ito ng leeg gamit ang sarili niyang tabak. Nang nakita ng mga Filisteo na si Goliath ay patay, na sila'y nagsitakbuhan upang maiwasan ang kanilang kamatayan. That's